škola. We're here. Hindi pa rin ako makapaniwala na sinama mo ako dito. Alam mo na, kahit... kahit na ano, kahit na kuba ka, alam mo, huwag ka mag-alala. Dahil panigurado ako, pag nakita ka ng mga barkada ko, matutuwa yun. Hindi pa rin ako makapaniwala. Kasi, ano mo, parang pangarap ko lang lahat to eh. Sige, tara na. Oy, mga pare. Oh, saan ka pupunta? Okay to. Ito yung party. Ikaw nga special guest namin dito eh. Oh, mga pare, as promised ha, ito na ang pinakamasagwang date na makikita ninyo. Oh, ito na mga pare. Oh. Yan o! Tingnan niyo yung tura. Oh, Mike, astig nga itong kadate mo. Ikaw na, bro. Itong party, di ba ito? Gusto mo? Yan o! Hindi pa ako nakakita ng hubad na kuba. Ng katawan ng kuba. Then this is our lucky night. Ito yun ba? Para sa'yo. Anong tingin mo? Magkakagusto ako sa'yo? Ide-date kita? Hindi ka lang pala kuba. Ilusyonada ka pa. Oh, ito! Ayaw ko naman nyo! Ano, ha? Gusto nyo natin pa makita ng hubaan na? Ito ako yun, ha! Isang masaklap na karanasan ang sinapit ni Alona mula sa lalaking akala na'y maganda ang hangarin sa kanya. Siya si Alona, na aksidente noong sanggol pa lamang na naging sanhiraw ng kanyang pagiging kuba. Pero dapat bang maging hadlang ang kapansanan niya sa kanyang pagiging masaya, gaya ng makatagpo ng lalaking mamahalin siya? Ganito lagi ang nangyayari sa kanya. Pero kahit madalas mabigo, umaasa pa rin siya na baka makahanap pa rin siya ng taong tunay na magmamahal sa kanya. Ano? Nandito si ate! Huwag mo nang sabihin nahirapan ka na sa trabaho mo, kaya ka umuwi. Ano ka ba naman, Alona? Di ba sabi mo, tutulungan mo pamilya natin? Ano yun? Sa tuwing nahihirapan ka, uuwi ka dito? Ganun bang ginawa sa'yo? Eh, bakit hindi mo sila pinapulis? Sana pinakulong mo sila! Eh, nay, mga anak mayaman po eh. May impluensya. Ano naman ho yung laban natin sa mga may pera dyan? Kaya umalis ka sa trabaho mo. Ngayon, kailangan na kailangan natin ng pera. Ewan ko ba sa'yo? Itigil mo na kasi yung pangarap mo na maghahanap ka ng magmamahal sa'yo. Bakit hindi mo kasi tanggapin, ha? Ha? Na walang matinong lalaking papatol sa'yo? Sasama na ang loob mo pag ginawa mo yun. Nay, ano ka ba? Kaling na nga sa masamang experience yun si ate, tapos papagalitan mo pa? Eh, kasi naman, ha? Imbis na itinutuon ng ate mo ang atensyon niya sa paghahanap buhay, eh, puro pag-ibig ang inaatupag eh. O ano? Ano nangyari ngayon? Ate, huwag mong pansinin yan si nanay. Basta ako, mga paghihirap na ginagawa mo, malaking bagay yun para sa akin. Lahat ng sakripisyo mo, malaking bagay yun para sa akin. Tama naman kayo eh. Wala naman talaga akong karapatang mangarap. Kahit nung bata pa, hindi na nakaranas ng papuri si Alona mula sa sariling ina. Daman niya na lagi siyang ikinahihiya ng magulang dahil sa kanyang kapansanan. Katwira ni Alona,
magtrabaho muna ang kanyang aatupagin at isinantabi ang love life. Pare, tingnan mo kuba, pare. Kuba! Kuba, pare. Tingnan mo. Kuba. Kuba. Pero iba ang matitisod niyang swerte ngayon. Hello po. Hello, miss. Salamat sa pag-text mo, ha. Nahulog siguro yung wallet ko na malayang kong nawawala nung nasa bus na ako, eh. Okay lang po. Pero paano ko ito may susauli sa inyo? Naku, papunta na ako sa Bicol, eh. Napadpad lang kasi ako dyan sa lugar ninyo. Pwede bang hawakan mo muna yan hanggang hindi pa ako makakabalik dyan? Okay lang po. Sige po. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako si Alona. Maraming salamat, Alona. Bait mo naman. Abang hindi ako nakakabalik dyan, pwede ba kitang i-text paminsan-minsan? Para na makipagkaibigan. Okay lang. Sige. Sige. Salamat ulit, ah. Bye. Unti-unting nagkapalagayan na ng loob sina Ray at Alona. Hindi pa man personal na nagkikita, may kaakibat ng kilig ang mga palitan nila ng mensahe sa telepono. Magandang umaga. Kumusta ka na? Magandang umaga rin. Mabuti naman ako. Ikaw? Good night, Alona. Bakit? Hindi mo ba sinabi sa kanya na kuba ka? Daisy, ikaw na lang makipagkita sa kanyo. Ate, eh mali naman yata yun. Hoy, Alona, huwag na huwag mong idadamay ang kapatid mo sa kalokohan mo, ha? Ikaw ang gumawa ng gulo, kaya ikaw ang mag-ayos. Ate, di ba sabi mo mabait naman si Ray? Kung mabait talaga siya, edi hindi niyo mapapansin yung pagkakuba mo. Ang mapapansin niya, yung kabutihan ng puso mo. Maasa kayo? Ha? Maasa kayo? Eh, pag nakita yung kapatid mo, eh baka tumakbo na lang yun sa takot, eh. Ay naman. Sa araw na isosoli na sana ang wallet kay Ray, nakadama ng kaba si Alona.
kuya? Okay lang ba na ibigay mo to dun sa mamang yun? Bakit hindi na lang ako kayo magsoli? Kasi nagmamadali ho ako eh. Pasensya na ho. Ah, kuya. May nagpapabigay ko sa inyo. Ano yan? Sino babigay? Hindi ko kilala eh. Salamat ah. Ito si Ray. Ha? Ano namang ginawa mo, Daisy? Ate, pasensya ka na, ha? Kinuha ko yung number niya sa telepono mo, eh. Ate, kailangan niyo mag-usap. Ito naman, eh. Handa si Alona na makipagkita kay Ray. Pero wala na siyang magagawa dahil dinalaw na siya mismo sa bahay nito. Nababahala si Alona nung una na ipaalam sa kanyang textmate na si Ray na meron siyang kapansanan. Pero natuklasan niyang si Ray pala ay isang bulag. Mas lalo kaya silang magkakaintindihan dahil hawig kay papano ang sitwasyon nila. Hudyat na siguro ito para ipagpatuloy ang namumuo nilang suyuan. Naman ako lubos na bulag. Nakakaaninag pa ng konti ang isa kong mata. Patawarin mo ako kung hindi ko sinabi na may kapansanan ako. Matakot kasi ako na baka iwasan mo ako pag nalaman mo eh. Alam ko naman na ayaw mo na akong kausapin. Pumunta lang ako dito para magpasalamat ulit sa'yo. Maraming salamat. Mauna na ako. Sandali. Kailangan natin mag-usap. Meron din akong inilihim sa'yo. Sinabi sa'yo dahil natatakot din ako na naiwasan mo ako. Mas mahanga nga ako sa'yo ngayon, Alona. Ha? Dahil sa kabila ng kapansanan mo, nagagawa mo pa rin magtrabaho para sa pamilya mo. Maswerte sila, Daisy, na meron silang ate na katulad mo. At maswerte rin ako na nakilala kita. Alam ko nga, di ka na makakarating eh. Ang totoo, hindi nga sana ako pupunta. Ah. Kaya lang pinilit ako ni Daisy. Aba, malaki pala utang na loob ko kay Daisy, ah. Yung mga ganyan, dapat hindi na nag-aasawa. Kasi pararamihin pa nila yung mga katulad nila. Bawa naman sila sa magiging anak nila. Ano sabi mo? Bulag. Hoy! Kayaan mo na! Hoy, bumalik ka kayo dito! Kayaan mo na sila! Huwag mo nang patulan. Ano ka ba? Kaya nga dito. Susunod, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Hindi, mali. Oo po. Hindi
mo natin sila pinapakialaman. Di mo natin sila piniperwisyo. Hayaan mo na sila. Wala naman na tayong magagawa. Hindi, mali. Mali, kasi... Hayaan mo. Kasi mahal kita at hindi kita mapagtanggol. Ano sabi mo? Mahal kita. Sinasabi mo lang naman yan, pero hindi mo naman ako nakikita eh. Oo, hindi nga kita nakikita. Pero nakikita ko naman na isa kang mapagmahal na babae. Matulungin, maaalahanin. Di ba nga, binalik mo yung wallet ko kahit walang pera. Oo nga naman. Okay, kawalik ka dito. At bakit? Ikaw, aray, ang sakit! Ah! Aray, ano ba yan? Ayan. Ikaw talaga. Ayos ka sa takot na maging kagaya niyang Kuba ang magiging anak niya. Tutol si Alona na siya'y magbuntis, bagay na tila magdudulot ng panibagong problema sa kanilang mag-asawa. Ate? Ate? Padalaw ka yata. Actually, ate, si Kuya Rie ang nagpapunta sa akin dito eh. Ilang araw ka na daw wala sa sarili mo. May problema ka? Natatakot ako, Daisy. Natatakot ako magkaanak. Ayoko kasi na patawanan siya. I-insultuhin. Daisy, hindi ko kaya yun ang mangyari sa anak ko. Ate, malaki naman yung chance na maging normal yung anak niyo eh. Hindi ka naman naging Kuba ng... Naging Kuba ka lang dahil sa aksidente mo. Pero... posible pa rin mangyari, di ba? Pwede pa rin mangyari. Na. Saan ka galing? Kumuha ako ng gulay sa taniman natin. Magluluto ako ng hapunan. Alam mo naman, masmasa yung naglalakad na malayo. Ano ka ba naman? Sabi naman sa akin ni Manang, makakabuti ito sa amin ng baby. Halika, samahan mo ako sa loob, oh. Bakit? Natutuwa lang ako na hindi ka na nirelbis magbuntis. Parang mas nainerbiyos pa ako ngayon sa'yo eh. Bakit ka naman nainerbiyos? Hindi ako nainerbiyos dahil sa magiging itsura niya. Eh, alam ko naman, kahit anong mangyari, mamahalin natin niya ng buong buo.
Naisip ko lang na, alam mo naman, delikado. Nag-iingat naman ako, mahal. Saka... Ah! Bakit? Bakit? Ah! Teka! Ah! Buko muna. Daisy! 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 Daisy, mga kapag kaya dati mo! Kaya mo yan, ate. Ate. Maayos ang lahat, Rona. Matakot. Matakot. Saan ba ka? Ito natin kayang inor mag-deliver ito dahil sa pangangapit niya. Ang necessary ang section ang kailangan. Nurse, gawin niyo ang lahat para sa anak ko, ha? Sagipin niyo ang anak ko. Dumating na ang araw na pinakahihintay ni Alona. Ngunit hindi niya pa rin may waksi sa kanyang isipan ang takot at pangamba na baka may kapansanan din ang magiging anak nila ni Ray. Ate, kuya! Ate! Oy. Ay, grabe! Ano ba kung dito na dito na ako? Bakit naman umiiyak ang baby ko? Eh, paano ang dami nag-uusin sa cute-tapyot sa anak mo? Mana daw sa tita niya. Nakulit ulit ang ata eh. Huwag na iyo. Oh, butong ata eh. Ano? Ano si Papa? Huwag na iyak ako. Ako gutong na ata to kaya iiyak na. Ay, naku, gutong na to. Alik ka na. Sa bayan ng Plaridel, probinsya ng Quezon, nasilayan namin ang imahe ng simple at payak na pamumuhay ng pamilya Estrilon. Ang haligi ng tahanan na si Ray, ang ilaw ng tahanan na si Alona, at ang apat na taong gulang na anak nilang si Donna. Ang lahat daw ng ito ay tugon sa dinarasal noon ni Alona. Mahal ko po siya talaga, sobra. Kasi sabi ko dati, nung dalaga pa ako, malaman lang nanliligaw sa akin. Sabi ko, dadasal ako na sana magkaroon ako ng kahit isang lalaking magmamahal sa akin. Sabi ko po kahit anong itsura niya. Kaya gagawin daw ni Alona ang lahat, mapanatili lang na buo ang kanilang pamilya. 5 taon na silang nagsasama at matibay naman ang kanilang samahan. Sa katunayan, madaragdagan sana ng anghel ang kanilang pamilya, pero nang manganak si Alona nitong nakaraang buwan, patay na ang sanggol. 7 at kalahating buwan pa lang po yung tiyan ko, pumutok na po yung ano ko, panubigin. Tapos, kasunod na po yung bata. Nailabas ko naman po yun ang normal. Di naman po ako na cesarean. Tapos po, yun nga po, patay po yung baby. Marami ng araw silang pagsubok na pinagdaanan at napagtagumpayan. Ang kanilang sikreto, ang pagkapit sa kanilang pagmamahalan. Hindi po hadlang yung kapansanan para magmahal ng isang tao. Kung mahal niyo po yun, dapat tanggapin nyo kung ano siya. Kahit kami may kapansanan, ito na yung nagmamahalan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa din. Pagtatanim ang ikinabubuhay ni Ray at paminsan-minsan daw, tinutulungan siya ni Alona. Tila may napansing kakaiba sa mga nabunot na tanim. Ikaw ay nasa wish ko lang.
Masal. Nabigla ako. Agad na rin ipinabatid ni Alona sa asawa ang magandang balita. Ano to? Nasa wish ko lang ata tayo. Narito rin ang inyong mga kapitbahay at kaibigan na nakiisa sa paghahatid ng iba pang regalo para sa inyong pamilya. Para may mapagkukuhanan na kayo ng inyong panggasto sa araw-araw, pwede nyo nang simulan ang inyong sari-sari store business. Masaya-masaya po dahil napakalaking tulong po talaga nito sa amin. Salamat po sa sa eskulan dahil hindi po namin naasahan na ganito. Hindi pa rin natatapos dahil may kasunod pang handog ang wish ko lang. Malaking tulong po sa amin. Sobrang laki po talaga na maitulong niyan sa amin. Pwede ba namang walang laman ang sidecar na yan? Ito ang bagong video kay Machine na pwede niyong pagkakitaan. Ano, papa-renta namin yan para mayroon dagdag ng kabuhayan sa amin. Sisikapin po namin mapalago yung pong pinagkaloob sa aming pangkabuhayan. Hindi pa nagsisimula ang negosyo ni na Alona at Ray, pero meron na kaagad na buena mano. Tanggapin niyo na rin po ang munti naming souvenir sa inyo dahil sa pagbabahagi sa amin ng inyong kwento. Ang masasabi ko hindi po hadlang yung kapansanan para sa pagmamahalan. Sina Alon at Ray ay patunay na kapag pinairal ang tunay na pag-ibig, may paraan para matupad ang anumang kahilingan sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang wish ko lang.